Good morning po. Ginahalad po ini na misa for the soul of Danilo offered by Marites and Children. Kan Lorna, kag kan Manuel offered by Jules Safra. And thanksgiving ni Ma'am Cha Tuason for his son, Cash. Good morning. Please rise for the opening hymn. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Good morning. Good morning. We also include in this Mass the souls of Juanito and Remedios, and thanksgiving for the graces and blessings received offered by Lorena in honor of perpetual health. Offered by Vilma Merdia. We also include in our intention for the recovery of Lonil Dao and for recovery of Maria Ginanon. Offered by Mr. and Mrs. Bayaninon from her sickness. And also we pray for recovery and immediate healing and complete healing of Aterna, Angel, Manay Bing, and Manay Alex. And we also pray for the souls of Lorna, Linda, Risa, Francisco, Father Abilino, Father Norman, Father Domingo, Arthur, Jimmy Senior, Jaime, Larissa, Leticia, and Carmen and Bayani, Severo and Socorro, Juliet and Ildefonso, Felix and Felinda, Pablo and Nestor, and Severo Jr. And we also include in this Mass the victims of COVID-19. Those who have died, that they may reach eternal life, and those who are still sick, that they may fully recover. And for our frontliners, that they may continue receive the blessing of God to be protected and to be safe in order for them to continue their work and to protect and to save us from this pandemic. And we also pray for our sponsors, donors, and benefactors who continuously support our program in the church, especially this coming fiesta and padayon nato na magpayo sa aton simbahan, sa aton kapalibutan dito sa kumbento, that they may receive more blessings. Nyan po amuan aton pang walo kadlaw sa aton na binaryo.
Naton mga sponsors, Amahan Municipal Budget Office, Lectors Guild, Music Ministry, Santo Cristo Elementary School, and Murukbrokan Elementary School. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, and what I have done, and what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Grant, O Lord, that we may always revere and love your holy name, for you never deprive of your guidance those you set firm on the foundation of your love. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated for the liturgy of the word. Pagbasa sa libro sa mga Lamentasyon. Ginsira san Ginoo na waran patawad ang tanan na pahuraban ni Jacob. Ginrumpag sa iya kauritan ang mga kuta san anak na babayi ni Huda. Gintapok sa duta, ginbasang-basang ang kahadian kagan mga prinsipe. Nakaingkod sa duta, dili nagsaba ang mga gurang san anak na babayi ni Sion. Ginabuhan ang inda mga ulo, nagbalhon sin mga sako, sa duta ginduko sa mga birhen san Jerusalem ang inda mga ulo. Tungod sa mga luha, nagahubagan akon mga mata, nagalaad ang akon bituka, naula sa duta ang akon abdo sa pagtumbasan anak ko na mga tao. Sa mangruluya ang mga bata kag mga ginapadudo sa mga plaza san lungsod, sa inda mga iloy nagsabi, hain ang trigo kag ang bino, mientras ginapangluya sugad sa mga nasamadan sa mga plaza san syudad, mientras ginaula ang sadiri nakalag sa dughan san inda iloy. Kaninuta ikaw ipapareho, kaninuta ikaw ikakamayo o anak na babae sa Jerusalem? Sino ang ikakapareho ko sa imo na maliaw ta ikaw o berhen na anak ni Sion? Kay pareho kadako sa dagat ang imo pagtios, sino ang magabulong sa imo? Ang imo mga propeta nagkaigwa para sa imo sin mga buwa kagwaran pulos na bisyon.
Dili ninda ginpahayag ang imo sala, agud untani mabaliskad ang imo pagkabihag. Ang mga bisyon ninda para sa imo, mga sormato na kabuwaan kag pagsugot. Magagrangay ang puso mo sa Ginoo. Apike sa mga pader, anak na babaye ni Sion. Pabulusa sugad sa subaan luha, adlaw gabi. Dili ka magpahuway, dili magudong ang kalimutaw sa imo mga mata. Magbangon ka, magsiyak pagkagabi, pagtuna sa mga oras ang pagbantay. Iula sugad sa tubig ang imo puso sa atubangan sa Ginoo. Alasaha sa iya ang imo mga palad para sa buhay sa imo mga anak. Surmaton sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang buhay sa imo mga pobre ayaw paglimuti. Ginoo, ang buhay sa imo mga pobre ayaw paglimuti. Nanuman o Diyos, kay urit ka hasta na lang. Nano kay nagalaad ang imo kauritan sa mga karnero na imo ataman. Dumduma ang imo mga tao na gintipon mo sadto. Tubusa san imo kusog ang imo erensya. Ang bukid siyon ang imo ginaistaran. Ginoo ang buhay san imo mga pobre ayaw paglimuti. Hawasa ang imo mga tao sa padayo na pagkarumpag. Ginubos pagsira san kaaway ang adto sa santuario. Nagurungal ang mga kalaban sa tunga san imo katiripunan. Nagpatindog sinda sin ginastos na bandera. Ginsunog ang pasuludan sa itaas. Ginoo ang buhay san imo mga pobre ayaw paglimuti. Gintiak ang mga dingding. Ginrungkab ang tanan na puertahan. Ginbuak kaginmaso. Ginsirab sa kalayo ang imo santuario. Ginruba kagintrimes ang istaran san imo ngaran. Ginoo ang buhay san imo mga pobre ayaw paglimuti. Lingia ang pakigsumpaan kay ang mga luukan naging lugar sin pakurusugan. Ayaw pagpaingkuda sa kaaluhan ang mga gindaog-daog, kundi ang mga pobre kagwaran palad mag-umaw san imo ngaran. Ginoo ang buhay san imo mga pobre ayaw paglimuti. Ginoo ang buhay san imo mga pobre ayaw kay paglimuti. Please stand to honor the gospel. Alleluia. Ginoo mapas sa iyo. Kag sa imo espiritu. Pagbasa sa banal na ebanghelyo susug kan Mateo. Gloria sa imo Ginoo. Sa to na panahon pagsulod ni Jesus sa Kapernaum, nagapikit sa iya anusad na sentoryon na kimaluoy kay nang sabi, Ginoo an akon surugoon naghigda sa balay. Paralitiko, kagrabi ang pagtiyos. Nagsabi si Jesus sa iya, mapakato ako, bubulungon ko siya. Nagsabat ang sintoryon, kay nagsabi, Ginoo, tila ko bagay na magsulot ka sa sirong sanakon bubong, pero magsurmaton ka lang, kag mag-aayo ang akon surugoon. Kay ako,
suga usad na tawo sa dalom sa otoridad, may sakop na mga soldados. Ginasabi ko sa usad, kadto, kag siya nagapakadto. Sa usad man, kadi, kag siya nagaapiki. Sa akon surgoon, himuay ni, kag inahimo niya. Pakabatisa ni, nagawa si Jesus, kay nagsabi sa iya mga nagasunod sa iya. Sa kamatuudan, nagasabi ako sa iyo, wara ako sinakita na may sugad na pagtuod, pero nagasabi ako sa iyo, nadamo, nahali sa sirangan, kagkalundan, ang nagaabot, magaabot, kag magaikot, kaupo ni Abraham, ni Isaac, kag ni Jacob, ang kadian sa langit, pero ang mga anak sa kadian, itatapok sa kadulman sa luwas. At dito ang paratangis kag ang pararagot pagragot sa mga ngipon. Nagsabi si Jesus sa sinturyon, lakat susog sa imo pagtuot mangyari sa imo. Kag nag-ayo ang surgoon sa tumismo na oras. Pagsulod ni Jesus sa balay ni Pedro, nakita niya ang babayi na ugangan ni Pedro, naghigda kag may kalintura. Kinaptan ang kamot, kag nawara ang kalintura. Mala kay nagbangon, kag nagserbi sa iya. Kag pagsirum, gindarahan siya sindamo na ginsaniban sa demonyo. Ginpanluwas niya ang mga espiritu sa kusok sa surmaton. Kagantanan na may sakit, ginbulong. Para matuman ang gimpasormaton kan Propeta Isaias na sabi, ginako niya ang aton mga kaluyahan, mga maraot na ginabatsyag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-umaw sa imo, O Kristo. Maingkod. Mayo po na aga sa iyo na tanan. May na agaman. Mayo na agaman po sa aton mga nag-sponsors niyan, sa aton mga online viewers and followers na tanan na mga intentions ninda, ginasabay man aton didi sa aton Santa Misa. Amini ang pinakamatahog siguro sa aton pagtuot kag sa ginahatag sa aton niya sa Ebanghelyo. Na ang mahal na Diyos, madali apikihan. Malangani ni na sinturyon, dilingani siya, sabi niya, dili siya angayan na magpasulod sa kadian, sa iya balay, sa iya bubong. Pero nadali, madali na nag-apiki siya kan Jesus. So, napakataong sa nina imahin sa nusad na nagapasunod na madali apikihan. Usa siguro ni na grasya na pangayon natin sa mahal na Diyos, ang aton mga nagapasunod, kita na nagapasunod, ang mga may obligasyon, ang may mga responsibilidad, na igwasa na na karakter na madali maapikihan. Ano kaya naada sa mahal na Diyos na pwede natin irugod? Siguro dahil nag-umapaw, aniya pagkamuot, aniya concern, aniya paghunga, aniya pag-apiki, ang pagpakita sa niya presensya. Guro, aminin usad na ngayon natin sa mahal na Diyos na grasya na dili na kita kinahanglan hanapon, dili na kita kinahanglan na signapon pa. Kundi kita na mismo ang nag-aapiki sa tao. Kita na mismo ang nagahunga kung anong kinahanglan. O, pariyo dito sa aton piyesta. O, dapat nag-aapiki na kita. O, nagahunga na kita. Nano, Father, may kulang ka pa dito. Kagdili lang ini sa mga material na bagay. Labi na sa atong ginabatsyag. Sabihin pa nato na aram na san mahal na Diyos sa atong ginabatsyag. Kaya sabi niya, before you were born, I knew you. Your name is written in my palm. But siguro mas matahong na mas kita ang mag-apiki sa iya. To ask for the blessings like the centurion and profess our faith that we believe in Him, that He will heal us.
Imaginan nyo, sabi niya, ako, sabi sa sinturyon, ako, saan man nasa otoridad, sabihan lang po na kung anong gusto mo, pariho ko, mana sa otoridad, pag ginasabi ko sa usan, kanto sa wala, kanto, kadididi, nagakadi, imo ay ni kaginahimo. Kaya dito nakita sa mahala Diyos at pinakadako na pagtuos sa ninataw na maghatag sa iya sa nagrasya sa mahala Diyos. Kita ginagawa na itong mga kaparokyano, mga pariente, mga nagapangaji, sin pagbulong. Every day, ginapangaji natin sa Aterna, Anghel, Manay Bing, and Manoy Alex, and everything, na gina, everybody na ginaapikin natin, na si Chorine, na ginapangaji natin, sabihin nyo lang sa isip niyo sugad, sa iyo puso, ang ginapangayuan niyo simpagpangaji, ang mga nagakinahanglan simpagpagbulong, ang kinahanglan sa pag-ayo, and God will hear us. Kay amin yung ginasabi dili sa Ebanghelyo, dili lang ni na sinturyon, aniyagin bulong. Imagine nyo, nakita niya lang ang ugangan, umagad. Ugangan ito. Ugangan, ang babae. Bianan. Paglalaki, bianon. Ugangon. Pag lalaki, tawo. Pag babae, tawa. Masculine, feminine. Gin presensya sa mahal na Diyos, gikaputan siya na bulong sa iya kalinturan. But look what happened after. She served God. Gusto sabi yun ada, sa aton dapat dinan, maski maluya na kita, maski nagatiyos na kita, but we still believe in God. So, sa nina momento siguro, sabihin niyo, sa isip niyo, sa puso, ang mga nagkinahanglan nato ng mga pariente na nagkinahanglan sin pagbulong, or kita mismo na mga kita sin pagbulong sa mahal na Diyos. Sa mga nagatiyos, sa mga biktima sa pandemya, hindi na COVID-19. Sa mga nagatiyos, dili lang physically na biktima na sinda, but itong mga nagatiyos because inan nasa proseso sa pagsunod, sa protocol, dili kayo madali na magkulong kasin 14 días. But nas magiging nadali if we have the good intention and itong, anong sabi sa ni? Coming from the heart that we want to help not only for ourselves but to the community. Dili dahil na ginsabi ini or dili dahil na delikado or dili dahil na may penalidad but because we want to follow, we love to follow. Aminin dapat natin yun. And also sa mga dili na kayanan parin ni Mariah Locson na naghatag sa niya sa diri sa pagbiyahe para sa pamilya na dahilan sa nina nangyayari na kalisudan namatay sa barko. Mga bagay na dili na doon pugong pero ang mahal na Diyos mas damon rason kagpaagi na pwede himuon kaya gudantanan maging okay para sa aton na may pagtuod kag sumurunod sa mahal na Diyos. Dili lang ini. Nano pang ginhimo niya ang tanan na nakabati na adtuan mahal na Diyos. Sirum na. Tunod na nadlaw. Last hour. Ah, diba amoy ni kita? Pagkunhain ang pag-abot ni Judith. Kamas-kamas na kita kay pagkaaga. Dua kadlaw. Putulon na. Amin yung kinahanglan natin. Presensya sa mahal na Diyos. Even to the last hour, don't lose hope. Adan mahal na Diyos. Very accommodating. Wara ng oras para sa iya sa diri. Ginahatag ang tanan para sa aton. But let us also
give our time to God. Give our heart to God. Give our mind to God. Give our whole life to God. That's why aminin na-receive isang mga didi sa Ebanghelyo, because they offer, they profess, they gimpresenta na ninda-ninda sa diri, ginproklama rin na pagtuod sa tubangan sa mahal na Diyos. Gin, sabi, they unless their blood, their body be for God. Ginhubaan na ninda-ninda sa diri, kay dili na sinda naalo, di na sinda nahadlok. Ginpresenta na ang kaluyahan, ang kakusugan, ang kadipisilan, ang problema. Kaya good and mahal na Diyos, mas maging makusog sa buhay ninda. Sana igwa kita, sana. Sometimes it also gives us peace. A restful night. Ay, gina para sabi ko sa iyo na dili ako nakaturo. Sabi ni Ma'am Uwang, ay turo gid maayo kag pagkagaa mo magparaisip. Sabi ko, nagaturog man ako anay. Maayo man turo ko kay kung pagal-pagal na. Pero pag alas dos, mata na. Oh, and that's the time na kaya pagkaga, bagam. Now I know. Sabi niya mamang, ayaw, turugin mayo. Sabi niya, sana igwa ko sana, nagrasya. Pero me. Ang kinangayon ko paminsan, a restful night, then a fresh morning, happy day. Igo man ako sa akta. Igo man. Yeah, mga okasyon lang na pariyosan eh. No? Mga piyesta, daman-daman na ginapreparan. But when I saw everybody is working, pagkakaaga, ay salamat. Yun para isip ko, pagkaaga, igo na gali. Oh, di ba? Ang grasya sa mahal na Diyos. Di man ako nag-iisip ngayon. Nagapangadji actually. Na mahimini. And now, nakaklaro ang tanan. Sabi, we have still 2 days, o Saturday, Sunday, o Monday, o celebration sa piyesta. And that is my concern. Actually, ako may ginapigi ko sa mahal na Diyos niyan. Mientras nagabasa ko sa Ebanghelyo kagabi, nagpaturo ako, sabi ko, ay sige, I offer this. Okay. And why ang turo ko? Si Kristo ang problema. Well, sabi ni Pope Francis, the sleeping Joseph. Oh, di ba? Ginasulat niya na piece of paper kung ano mga concerns niya, mga questions niya, ang mga dreams niya, ang mga gusto niya imuon, ang mga bagay na nakapabagabag sa iya. Then, ginapadatugan niya sa uluhan ni sleeping Joseph. Oh, sabi ni Pope Francis, nakaturog ako maayo. Si St. Joseph, hindi nakaturog kaysa naghahanap solusyon sa problema ko. And that is God. Imagine mo, tanan na may problema, nagapigi sa mahal na Diyos. Tanan nato ng mga concerns, gina-offer nato sa iya. Kaya nga niya ang bata, nagunga. Sabi, Father, dili kaya nalilipong ang mahal na Diyos? Sabi, kaya na naman nunoy. Kaya nabatihan ko dito sa katakin ko, nagapangadisin, sana maguran. Oh. Gihan ko ang ginasabi, sana maginit, kaya may pinalaypay ako, may bulalan doon ako na humay, kaya pagiling ko, kaya mapiesta. Tapos dito man sa, sana maguran, kaya mahasok ako. Oh, hindi kaya nalilipungan, mahal na Diyos. Sabi, nunoy, nanon panahon kahapon, naguran, oh, ginsapat na ito ng pangadisan lalaki na naguran. Nya, nanong panahon, mainit. O ginsabat na saan, mahal na Diyos, saan mag-init. God has His own time. We just have to offer and to pray for ano ang kinahanglan natin. Because God knows, kag-aram niya ang tanan, kag-igwa siya simpaagi, agud hatagan, solusyonan ang mga ginangayon natin. Imagine nyo, in one day, pirangang mahal na Diyos. Multitude of people
di ba? Nagtiripon ang tanan ng mga may sakit. Pinapasa na ang sintoryo. But God has His own time. And we just give our time to God. Kaya God, mabindisyonan kita sa tanan ng Diyos. And also, ipangaji man naton ang tanan. Mas matahong daw na magpangaji ka dili para sa imo sendiri. Because when you pray for others, everybody will pray for you. Usa ka lang nagapangaji, kung ginapangaji mo ang tanan, ito na naran na ginapangajian mo, papangaji ka man sa tanan. While kung ikaw nagapangaji para sa imo sendiri, wala na mapangaji sa imo. That is the wisdom, the power of prayer. Na pag nagabulig ka sa kadamuan, bubuligan ka sa tanan. Pero kung ginabuligan mo lang mo sa diri, pero dili, itunda mo tamo. And that is God. Wara na siyang ginhimo para siya sa diri. Ginhatag na niya ang tanan na oras para sa tanan. Ginhatag niya ang buhay niya para sa tanan. Kag ginhatagan man natin siya niyan, sin buhay. Hasta niyan, buhay siya sa puso ta, sa isip ta, sa ginahimo ta. Matindog po. Pangamuyo sa lungsod, daraan pagtuod sa pariyo, kakusog, san sa sentoryon, magapikita naging sa Ginoong Hesus, kag magaji saya para sa mga pagkinahanglan sa simbahan, kag sa kinabaan. Anato po sabat, Ginoo, pamatia, anamon pangamuyo. Ginoo, pamatia, anamon pangamuyo. Naan simbahan sa tanan na lugar, dili paghabuan ang sinuman, istranghero man o tagaluwas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia, anamon pangamuyo. Naan mga nagapadalagan sa gobyerno, trataron ang kada tao na parareho kag may hustisya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia na amon pangamuyo. Na makaaram kami na sabuton kag batunon ang mga tao na iba sa amon sa inda ginatuudan, lahi o ginhalian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia na amon pangamuyo. Na anburang mga namumundo kag masakit makabaton san kaliawan san pagkamot san Dios sa inda kalisudan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia namon pangamuyo. Naan amon mga nagkamaratay na igod san waran katapusan na buhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia namon pangamuyo. Maingkod po para sa mga highlight. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik. Iyong mukha ibang iba, hindi kita nakikilala. Tulitan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po Baba, Jesus na aking kapatid, ibutihin man ang iyong sabihin, ipunit ang iyong damit, nawa'y ikay mapasa akin, sagutan mo aking mata, mamulat sa mata, mamulat
Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. Receive, O Lord, the sacrifice of conciliation and praise, and grant that cleansed by its action, we may make offering of a heart pleasing to you, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your heart. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Father most holy, through your beloved Son, Jesus Christ. Your word, to whom you made all things, whom you sent us our Savior, the Redeemer, incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin, fulfilling your will and gaining for your holy people his stretch of his hands and your dispassion, so as to break the bonds of death and manifest the resurrection. And so with the angels and all the saints, we declare your glory as with one voice we acclaim. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. For the consecration. You are indeed holy, O Lord, the font of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, and said, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which shall be given up for you." My Lord and my God. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and was more giving thanks. He gave it to his disciples and said, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Lord Jesus Christ, have mercy on us. The mystery of our faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have built us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the bread and blood of Christ be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, our Bishop, and all the clergy. Remember also brothers and sisters, especially whom we offer in this Mass, and also the intentions written are online, who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, the Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostles, and all the saints of Christ throughout the ages, may Mary to be coerced into the life, may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit,
Lord, we pray from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope of the coming of our Savior, Jesus Christ. Jesus Christ, you said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but the faith of your church, and graciously grant our peace and unity in accordance with your will, who lives and reigns forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ng Diyos, Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed is called the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The body of Christ. Amen.
Let us pray, renewed and nourished by the sacred body and precious blood of your Son, we ask of your mercy, O Lord, that what we celebrate, constant devotion, may be our sure pledge of redemption through Christ our Lord. Amen. Maluhod po para sa pagpangaji San Horacio Imperata. O Diyos na amon ama, nag-apihi kami sa imo sa amon pagkinahanglan. Agod pa ngayon ang imo proteksyon kontra sa COVID-19 na nagpalisang sa amon kag nagkuha sindamo na buhay. Nangangamuyo kami, nagiyahan mo ang mga tao na hinatagan san katungdan na maghanap sinbulong para sa ninasakit kag paudungon ang paglaganap sani. Proteksyon niya ang mga eksperto san medikal kag ang mga tao na nagapangataman san salud na mapangatamanan ninda na may kakayahan kag pagkaluoy ang mga may sakit. Ginapangadya namon ang tanan na nagkasakit na sinda mag-ayo dayon. Proteksyon niya ang mga nagaataman sa inda, hatagi sinwaran katapusan na pahuway ang mga namatay na. Hatagi kami sin grasya sa nina malisod na panahon na magtrabaho para sa ikakaayos ang tanan, kagbuligan ang tanan na nagikinahanglan. Nakikimaluoy kami na imo paudungon ang pagkalat sa nina virus, kag iligtas kami sa amon pagkahadlok. Ginaayo namon ini paagi sa amon Ginoong Hesus Kristo, imo anak na nabubuhay kag nagahadi kaupod mo kag San Espiritu Santo, Diyos sa panahon san mga panahon. Amen. Amen. Nagapasakop kami sa imo proteksyon o banal na iloy san Diyos. Ayaw paghabui an amon mga ginaayo sa amon pagkinahanglan, kundi agagawa kami sa tanan na peligro o glorioso kag banal na birhen. Amen. Amen. Amon iloy kabaskugan sa mga masakit. Iyampo mo kami. Amon iloy para bulig kag manuluyon. Iyampo mo kami. Amon iloy na birhen Peña Francia. Iyampo mo kami. San Rafael de Arcangel. Iyampo mo kami. San Roque. Iyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iyampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iyampo mo kami. San Antonio de Padua. Iyampo mo kami. San Pedro kag San Pablo. Iyampo mo kami. O Sagrado na Puso ni Jesus. Kaluyan mo kami. Nasa tanan na bagay, lugod ang Diyos sambahon, kaghatagan sin gloria. Amen. Maingkot po, sing kadali. Una, pagpasalamat sa aton mga sponsors niyan sa ika-8 naton kadlaw na pag-nobina, municipal budget officers na ginapamunan ni Brad Wendell, kagsa niya mga karupot. Salamat, Brad Wendell. Palagpagan po naton. Lectors Guild na ginapanguluhan ni Manayawang, salamat po, Mamawang, kag sa mga karupot mo ng mga lectors. Ni Brother Nel, salamat Brother Nel, kag sa mga choir. Palagpagan po nato. Santo Cristo Elementary School. Ay, mga teacher lang na nadi. May teacher na nadi? Ah, okay. Okay, si Sir, pagkat ano man. Dili ata Katoliko siya. Okay. Salamat. Kapagat nato ng mga elementary school. May teacher po. Okay. Ginanap ni Brad Noel. Mr. Noel Lambuho. So, palagpagan po mo nato. Kag sa mga may devotion sa aton patron. Kapag may nagasimba. Kag sa mga nagasiriban niyan. Salamat po si Damo-Damo. Palagpagan po natin. Naton po schedule niyan. Naton pagbisita sa mga sa mga barangay sa naton duha na patron. Hali po sa Santo Cristo, pagkatapos sa Murukburukan. So, gusto po anwara pa kasimba ng mga adat na kabati sa mga balay. Igaw po kita misa mga 8:30 or in between 8 to 9 ang misa po sa mga barangay. Yan ada po sa Murukburukan. And anaton Domingo na buwas,
Last day na sa Novena, the same schedule, 7 o'clock and Misa, but the Novena will start 6 o'clock ang nagatuna, no? May meron sa repa, or 6:30. Okay. Then, afterwards, after sa Novena, Misa, then may Misa pa Carminia, na 10. Then, 1 o'clock, may Bunyag. Then, pag 4 o'clock, may Misa para po sa aton procession sa tanan ng mga patron sa tanan ng barangay. And to follow the COVID-19 protocol, IETF, kaya sa executive order sa natin, gobernador, we encourage 10 to 15 from the barangays and mag-attend lang. And also, during the procession, we have to follow the protocol, physical distance, with the mask. And mga ora pa po sin mask, at nagabot na po natin in-order ng mask. Ito may logo sa natin parokya, at ikaw po dida, mag-contact lang po sa mga youth kasi sinaginatagan ko po sana si obligasyon. Then, after some procession, may karaon o naghandaan mga taga-PPC ang atong simbahan para sa ito ng mga 10 to 15 participants gadhali sa mga manlaylay na barangay. And siguro, we have to bless the village of Saints Peter and Paul. Though, wala pa matapos ang tanan, may mga tuwa pa na payag na di mapatatapos. But, and Haros and Siam, okay na. So, up before San Karaon was, i-bless na nato. Soft blessing. Kaya di pa man tapos. Siguro, final blessing, si Bispo na gayon sa outro. May swimming pool. Portable. Then, ang sponsor po naton, ay, idiretso ko na yung schedule. The 29, amo ang misa naton, 8:30. Amo, nakabutang naton si schedule. Pero we have to wait for the bishop. But usually, nagasuro siya sa schedule. 8:30 ang misa. Then, after sa misa, wala naton siya gin-compile or any activity after the mass para may time si Bishop makipag-istoryahan sa aton, makipag-banding-banding para, of course, with physical distance. So, amo po yung schedule nato. So, aton po sponsor para buwas sa aton day 9 to binary masses, Municipal Agrarian Office, Mr. Ginapanguluhan ni Mrs. Shirley Patalingho, Parish Pastoral Council Officers na ginapanguluhan ni Brad Manning Domingo, Osun Central School, UCS, okay, ni ginapanguluhan ni Mrs. Marites Ngoho, Osun National High School na ginapanguluhan man ni Mr. Jerry Tacorda. Ano sabi ko? Agari. Okay, sorry. Sir Gary. Gary B. So, amo lang panay na ito ni-announce niyan. Then, next naman na, ano? Buwas naman. Ano iba pa naman isa? So, salamat. God bless us all. And let us offer our petitions, prayers, concerns sa mahal na Diyos. Para pati yun kita. Gagatagan kita sa grasya sa mahal na Diyos. Matindog po. Matindog po. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless us all. The Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass ascended, let us go in peace. Thanks be to God. Sinayang misa, kayo ay mag-
In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Good morning. Good morning.